Kumusta mga amigo? Dalawang ex-player ng Lakers nag-offer ng kanilang tulong sa Lakers at Andre Drummond. Nanganganib na mawala ang starting role. Ang addition ng Lakers kay Andre Drummond ay nagbigay ng malaking pag-asa para sa Lakers na ito ay mas magpapaganda at mas magiging magaling ang team ng Lakers dahil sa kanya, lalo na sa depensa under the basket. Pero hindi nga ganun ang nangyari mga amigo, dahil imbis na mas maging malakas ang Lakers ay lalo itong nag-struggle at kalimitan sa laro ni Drummond ay lagi itong napapaul trouble mga amigo. Kaya naman, hindi natin masisisi na nadidismaya ang mga fans ng Lakers at gustong ibalik si Mark Gasol sa starting lineup. Sa loob ng 16 games mula na makuha ng Lakers si Andre Drummond, nanalo pa lang sila ng 5 beses. Siyempre, medyo may intindihan natin mga amigo kasi wala nga ang dalawang superstar ng Lakers na si Anthony Davis at LeBron James. Lumalabas na kapag si Mark Gasol ang nasa loob ng court ay nagpe-perform na maganda ang Lakers. Pero pag si Drummond ay iba ang nangyayari. Kabaliktaran mga amigo. Ayon sa report ni Andy Bailey ng The Bleacher Report na mas mataas daw ang box plus minus ni Gasol sa kanyang first season sa Lakers kaysa kay Andre Drummond. Si Mark Gasol ay mayroong 2.2 box plus minus at 2.7 wins over the replacement players with the Lakers. Si Andre Drummond naman ay mayroong negative 2.1 box plus minus at 0 wins over replacement player with the Lakers. Sa nakalipas na 10 laro, si Mark Gasol ay mayroong 12.3 net rating. Samantalang si Drummond naman ay mayroong negative 6.5 net rating. Ang matindi pa dyan, si Gasol ay naglalaro lamang ng 14.4 minutes samantalang si Drummond ay mayroong 25 minutes per game. Kayo na bahala mga amigong musga kung sino ba dapat ang nasa starting lineup ng Lakers, si Gasol ba o si Drummond. Samantala, ang Lakers ay halatang kailangan ng isang ball handler dahil wala nga ang kanilang primary ball handler na si Dennis Schroeder at si LeBron James. Kaya naman ang umako ng load ay si Alex Caruso na okay naman ang naging performance. Matapos ang pagkatalo ng Lakers sa Portland Trail Blazer ay nag-post naman ang dating player ng Lakers na si Isaiah Thomas sa kanyang Twitter. Sabi ni Isaiah Thomas na makakatulong daw siya sa Lakers ngayon. Matapos nga ang tweet na ito ni Isaiah Thomas ay nag-reply naman itong si Quinn Cook at sinabi na ramdam niya daw si Thomas at hindi lang daw siya nag-iisa. So meaning gusto din ni Quinn Cook na makatulong para dito sa Lakers. Para sa starting roles, wala na silang open spot. Pwede naman magkaroon ng open spot sa bench kung iwi-wave ng Lakers ang isa kina Alphonso Makini at Jared Dudley. Ano sa palagay niyo mga amigo? Makakatulong ba talaga si Isaiah Thomas o kaya si Quinn Cook sa Lakers? Yan lamang ang ating NBA updates for today. Hanggang sa muli. God bless.